Oh, eh. Pili ko si Rizal, tapos may Giro, di ba? Eto, naisusulat. Oh, ano ang naisusulat? Na Philip 13. Philip 13? Philip 13. Si Rizal, nadamay lang daw sa, ano, sa KK, sa nangyaring revolusyon. Ah, doon sa org nila, sa ano, nila, Andres Bonifacio. Nila Katipunan, no? Oo, kasi, teka, segue muna tayo. Oh, sige, oo. Oh, oh. Kasi, habang nag, ano, nag, nakikipaglabanan si na Andres Bonifacio, mm. Pagkatapos nila, kunyari, ya, yeah, na-choke-chack na nila yung kalaban, di ba? Sisigaw yung mga KKK, sasabihin nila, mabuhay si Rizal! Eh, narinig ng mga Kastila. Sabi, sino si Rizal na yan? Pasimuli si Rizal. Yun ang naisusulat, Philip 13. Yan, totoo. Philip 13 yan, very true, very true. Kasi ang alam ko, bago pa hulihin si Rizal, nakakulong na siya. Nakakulong na siya. Naka-exile na siya eh. Kasi nagulat yung mga Kastila, ano ba yung mga Jose Rizal? Sino ba yan? Si Rizal, sino yung sinisigaw ni na Andres Bonifacio? Yan ang mga kaibigan. So, actually, dapat natutunan natin mula sa history. Pag may ginawa kang kalokohan, iba ang isigaw mo. Iba. Iba ang isigaw mo. Pwede. Pero, speaking of sigawan, eto na, parang into the game. Back to the game. Si Changu gagamit dito ng Kagura habang si Van at si Kenji ay nasa baba naman. Johnson at Hayabusa sila Hayabusa. Dito. Mga kaibigan, again, para sa mga audience natin, para sa mga gusto magbabati dyan, kanina ba siya na, napasarap kwentuhan namin ng back to school. Pero bigyan nyo yung shoutouts nyo, ha, bago matapos itong game 1 para mabasa natin siya bago magsimula yung game 2. Yes. And again, komento lang ng mga viewers daw. Ito, medyo pantay talaga daw na laban to. Valkyrie White Rascals. Marami rin curious anong outcome ng laruang ito. So, talaga. Kasi ano sila eh, nasa mid-tier sila mid-tiers, ng yes. Natin dito. Pero medyo delikado din sila kasi we still have 3 weeks left. Di sila lock-in. Yeah. Oh, 3 weeks left siguro. So if ever man yung Vicious and Delicious and yung Obstraven makakuha ng mga straight wins, tapos makakaroon ng mga straight losses nung ano, itong White Rascals either Valkyrie, may chance ang mag 8 seed or mag 9 or 10 seed pa sila. Yes, so, yes. Kung kailangan nila manalo. Hindi pwede. Hindi pwedeng may bigay. Kung sa baga, exactly. Flicker out na. Flicker out siya. Okay, medyo delikado to. Ang gandam. Yung kutsero, mamin. Manong kutsero? Mamang kutsero. Naku po, pero medyo makunat-kunat sila dito. Parang Shinbu. Well, in terms of mobility, I like the lineup of White Rascals. Problema ko dito, parang Shinbu, saan manggagalang yung magic damage ng White Rascals? So, big curiosity coming in mula din doon sa magic damage nga ng White Rascals kasi parang AD dito. Meron naman, Gushon, pero I mean yung black, no, na magic damage. Siguro away na lang muna, sutukan mga na lang, kaibigan. Na first blood na rin. Saka muna, dito ang ating Gosen, mga kaibigan. Yasuo here, almost a kill rage, was able to flicker out. Pero not na auto hits. EJ na pag-flicker out siya dito, pero eto na, hammer time! Bang! Walang panuman! Tinancel, mami! EJ will fall! Dapat ay din ang silong natin dito, pero si Shin Kalabu ang natira. Nice silence mula sa Hellcurt natin. Kalmot! Patay din, mga kaibigan, si paring Argos. Si Changu Bustamante. 1-0-3, 100% kill participation. Sobrang bayad na bayad in terms of the damage output para sa ganung labanan. Mga kaibigan, 2-0-1 pa. Dalawa doon nakuha ng Hellcurt na. Medyo hindi maganda ang galawan ng White Rascals doon, parang Shibu. Kasi nandun sila sa bandang narrow side ng mapa. Instant yin yang overturn umbrella for this Kagura. At yun yung nag-serve ng clash. Ang daling shotan. The thing here is that doon sa upper side, on the mid lane, di ba? Yung malapit doon sa neutral trap na narrow, what you call as narrow, is ano, telegraph ko sana atras eh. Oo, kasi alam mo, pabababa. Dalawa lang yung daan. Either taas baba lang. So, may masyadong telegraph yung daanan. Kaya ang daling na check ni Changu dito kung saan niya ilalagay yung kanyang mga umbrella. Ang maganda pa dito parang Shinbu, kapag na-set up ni Lolita ng num-num-num blast. Num-num-num blast yung... Num-num-num blast, oo. Yung lahat. Tapos masaktuhan ng umbrella. Napakasakit for the damage na matatanggap ng White Rascals dito. And interestingly, yung Hellcurt yung sumasama. Usually, Hellcurt ang nagpa-farm. Pero meanwhile, bottom lane. Van here, ejector pabalik. Pinabalik ang ating Argus. Pero mukhang sabik yata bilis. Makakataka siya, mga kaibigan. Smart missiles movement speed on that one. Quad shadow activated by Gelido. He would be backing out. Re-engage dito ng ating Hayabusa. Rather, pala, Hayabusa pala yung may quad shadow. Gelido on the Gusion. Si Gelido, napakaganda na ginawa niya dito, pare. Using the Shadow Blade Slaughter. Kasi sumakto nung nag-squad shadow si Hayabusa, may mga sumalubong sa kanyang shadow blades. Kaya medyo nagkaroon siya ng extra damage, medyo maasim si paring Kenji ng onte, mga kaibigan. Grabe, mga kaibigan, ang sabahan natin. Hoy! Inosaki! Demon Claw nakakonect sa dito. Binati pa ng Righteous Pathway. Ejector sa mismong base sa may Unstoppable Force. Wood Force! The Flicker out mula kay Yasuo. Masyado makunat.
Buti na lang kamo may flicker siya. Mm-hmm. Kung wala siyang flicker, yatap na ang butchi ng kabayo natin. Meanwhile, dito sa ating top lane, meron silence versus second skill para kay Elgit dito. Num-num-num blast, kinancel na naman. Grabe yung flicker outs talaga, mga kaibigan. Ubus na ubus ka agad. Itong mga spells natin sa laruan, wala talagang nagbibigay ng gamble at ang init ng laban, mga kaibigan. Sobrang gitgitan. Pero again, 3K gold lead ang hawak ngayon dito ng EE Valkyrie. Grabe yung mga flicker the wrist na flicker all of the flicker that wrist na ginagawa dito na both teams natin. They are now rotating into the turtle side. Both of the assassins ay nasa top lane. 4-on-4 ang mangyayaring laban dito, mga kaibigan. Nako po, si Turtle nalilito. Sino atakihin niya? Ito na ang smart mixes natin. Inusaki, Turtle lang ang gusto ko. Napa-early yung retrieve. Oo, nakuha actually at ang ating Kagura, mga kaibigan. Natuloy ang laban dito. At dito si Gelido sa harapan si Yasuo. Nako po, chinik-chak. Mga kaibigan, almost in kill range. Yasuo is removed on this one. Pero Inuzaki with the Eternal Evil. Pero mukhang Eternal Atras ang gagawin niya dito. At lalo't hindi siya pinokus doon. Binati ng Noom yung blast pa doon. Paring Shinbu nung nag-Eternal Evil Ultra Instinct Form. Oh, si paring Inuzaki dito. Kamalas-malasan, wala siyang matarget. Wala tayong nakikitang stun para sa White Rascals. Yun pa yung isang kulang ng lineup nila. Zilong, sige, meron ka single target. Chu, meron ka single target. Pero saan manggagaling yung control, crowd control? Wala. Actually, yung main tank nila doon yung naging problema, mga kaibigan. High loss na wala bigla. Chu, he was punished heavily. Sobrang taas ngayon ng damage output na nanggagaling mula sa Evalti. If this is the case, maybe try nyo muna i-prevent yung team fight and just try to rotate and spot out or assassinate and pick off that Helcurt. Tama, pwede sila mag-pick off, pwede sila mag-rotate nandito, mag-control ng mapa. Pero masyadong kinukontrol ni Kenji yung mapa dito sa bottom lane. At mukhang lane na talaga ni Hayabusa to. Dahil lahat sila ay pupunta dito sa top lane. Nice knock-up para ka Shinkalapu. Ang ganda ng body action ni Shinkalapu bilang pang-surpresa dito sa gang cut-off na gagawin ng AEV. Momentum to para sa White Rascals. At nakuha yung Way of the Dragon Seep into the tower stage against Van. Pero si Van hindi yata makukuha ang bang mula dito sa White Rascals. Paring Shinbu, napag-usapan natin ito kanina. Wala silang AP damage. Instant armor build para dito kay Johes. Yes. Buhay na buhay na siya. Yapi, mga kaibigan. Tama, si Gelido kailangan makascale up dito sa laro. Double engage from the Umbrella with a Yin Yang overturn. Sinap in panichang. Gubus na maante. Apat ang aabante for the mega kill na nakuha ng ating Helcurt. Gelido, may takas nga ba? Nako, hindi na. Dahil ang Gelido ay natido dito sa ating top lane. Yung Gelido mukhang nasa gilid lang, mga Bobby D. Sobrang ganda ng ginagawa ng Aether Valkyrie ngayon. Hayabusa, tingnan mo, free time, wheel time, great time. Yes, farming up the bottom lane. Napapersa na lang yung Argus dito sumagot. Pero Kenji, disiplina Duterte, hindi ako lalaban dyan. Ako ang ninja, the way of the ninja. Sasaykoin lang kita. Sasayko lang. Walang kaasim-asim sa katawan, mga kaibigan. Ang hirap nito, parang Shinbu. Kailangan ako nakakita Helcurt ang sumasama sa clash. No? Usually, Helcurt sa lane niya. Iwas yan eh. Yun na nga, mga kaibigan. Napakasakit, Kuya Eddie. Tapos, alam mo yun, parang Helcurt, Hayabusa, kahit sino dito pwedeng ipa-split. The problem here is that kapag lumiliit ang mapa ng White Rascals, mas lalong nakaka-capitalize ang isang Helcurt tsaka Hayabusa. Oh. Right now, AEV, the Wibu Wise, the Lord. Rotation, take the Lord, and it shall bless you with a push. Napakaganda ba yung gawin ng Aether Valkyrie dito. Sama-sama nila sa mid lane, knowing na yung yung bottom lane nila dito ay lamang na let the Lord go into the bottom lane. Yung White Rascals, mapipilitan yan, sure ball, de-depensa sa bottom lane yan. Yep, kay Lord. So, ibig sabihin, may free time ng Aether Valkyrie to push out other lanes. Nakasama yung Helcurt, nakasama yung Hayabusa. Or, Hayabusa can go to the top lane, tapos yung apat, pwede mag-mid lane. Yabi. So, ang taas ng pressure on all lanes dito, no? Oo, ng pare. AEB. Sobra. Macho-matic, mga kaibigan. Tingnan natin, they have to take a quick peek, no? Bago pumasok yung Lord at kumato. Kasi right now, Lord is already entering their territory, ha? Knock-knock. Ito, nagpagabi. Darkness falls. Ngayong gabi. Unstoppable. Yabi, mga kaibigan. Tapos swap in for the Quad Shadow. Si Kenji naman ang medyo go-goa ng lande dito sa ating bandang taasan. Kaizuku, even Shinkalafu, a-address dito sa bandang top lane. In-ejector pa. Nagka-knock-upan. Ayun na, monster kill. Itong si paring Helcurt, para na siyang si Bruce Wayne dito. Mga kaibigan, yung Lord din, parang bagyo na kumakatok sa daan sa bandang bottom lane. Numemdas, dito sa ating mid lane, ejector pabalik. At si Gelito na nasa
gitna. Mukhang dito na naman. Dito, mga kaibigan, Eternal Evil activated, pero hindi niya nakuha. Another, when he reactivates that one, easy wipe onto the head. Easy hero for AEV. Yun na nga yung sinabi natin na nangyari. Napili ko nanonood sila at narinig tayo. Ganun yung ginawa eh, ng mid lane. Mati kasi yun, mga kaibigan. Kung galawang pro player ka, let the Lord be himself. Yappy. Yun na yappy talaga yun. At ang problema dito sa tingin ko,